nanay, nandito na naman po yung take-home kusinero at the service po. Gagawa po tayo ngayon ng stir-fried pusit with veggies, okay? Ang gagamitin po natin pusit is di po special, ordinary pusit lang po. Kasi nga po ngayon, panahon ng pandemya, kailangan magtipid. Gagamit lang po tayo ng calamares, okay? Ang ating lulutuin is pang first class restaurant na pwede nyo ipagmalaki sa inyong mga kaibigan at ipatikim sa kanila. Luto na po tayo! Sarap bumangon sa araw-araw, kasamang pamilya, lagi kang masaya. Ipagluluto ng paborito nilang putahe, mag-take home kusinero, mag-enjoy kayo. Take home kusinero, please like, comment and share. Pakiclick na rin po yung betlog button para mas updated kayo lagi sa aking mga videos. Salamat po! So sa stir fry po, nagagamitin natin po si, ganito po gagawin natin. Ikat po natin yung ating pusit, okay? Dito sa may part na may plastic, cut natin. Ayan. Huwag po natin isasagad hanggang huwag po maputol dun sa dulo. Ganyan po, no? Then, biyakin po natin. Linisin po natin yung mga entrails. Tanggalin na po natin lahat yan, pati mga plastic. Ayan. Tanggalin na po natin ang ating ngipin, yan. So, pagkatapos natin i-spread na ganyan, tanggalin natin yung mga tinta. Slice po natin, isang horizontal. Then, i-vertical po naman natin. Then, divide natin siya to 3 to 4 pieces, okay? Sa atin ngayon, medyo malaki itong pusit. Ginawa ko pong 4 pieces. Okay? Then, lutuin na natin. So, ito pa mga ingredients natin sa ating stir-fried pusit with broccoli. Okay? Gagamit po tayo ng ketchup na 1/4, soy sauce, oyster sauce, kahit yung oyster sauce, kahit yung ordinary lang po. Gagamit tayo ng sesame oil, paminta, asin for taste. Huwag muna natin gamitin. Optional. Sugar. Gagamit tayo ng isang chicken bouillon cubes, okay? Para sa panggisa, bawang sibuyas. Gagamit tayo ng red bell pepper. Tsaka ang ating broccoli, okay? Sa ating sauce na gagamitin, itong ketchup, lalagyan po natin ng soy sauce. Haro na po natin yung soy sauce dito. Then, lalagyan tayo ng sesame oil. Ayan, mga 1 tablespoon to 2 tablespoon of sesame oil. Lagyan natin yung ating paminta. Ang ating sugar, ang ating oyster sauce. And then, i-mix po natin siya, no? Then, nagsalang tayo ng kaserola doon para sa ating pusit. I-blablunch po natin siya, yung ating pusit. Half cook lang po, no? Doon na tayo sa ating kalan. So, nagpakulo na po tayo dito ng ating tubig, ano? Then, lagay na po natin agad ang ating pusit. Ayan. Huwag na natin pong i-overcook, no? Blanch lang po natin siya, ganyan. Then, patayin na po natin yung fire para hindi ito ma-overcook at saka hindi na siya maluto pa. So, i-boost na po natin dito. Palamigin natin, lang natin sa ating running water. Yan. Para hindi na po siya maluto kasi magluluto pa yan eh. Itong style na po, na, nice, ano po na to, ordinary po si pwede natin gawing special or pang-cater na pagkain. Doon lang, gumamit tayo ng mas mumurahin na pusit, okay? Then, patayin na natin. Okay na to. So, nagsalang po tayo ng kawali dito. May pinainit natin. Pwede na po natin ilagay ang ating bawang, luya, pabrown po natin, yan. Yan ang ating sibuyas. Caramelize po natin, yan. Strong fire ho. Kung may high pressure kayo, mas maganda po pag high pressure gamit nyo. Then, stir fry po natin ang ating gulay. Ating red bell pepper,
ang ating broccoli. Yan. Ganda ng kulay. Balansing-balanse. Stir fry ho natin. Yan. Lugoy natin sa mantika. Yan. Lagay po natin yung ating chicken cubes. Oh. Na-stir fry lang natin mabuti yung gulay, no? Medyo sariwa pa yung ating broccoli, pero ilagay na po natin yung ating ginawang sauce kanina, eh. Wow, lapot. Ayan, mix po natin. Ito mga vegetable natin, magtutubig po siya, no? Kaya, alam nyo na. Then, i-cover na po natin ng lid. Mga 2 minutes lang po. Slight lang po natin siyang lutuin para crunchy yung mga gulay natin. So, yan po. Luto na ang ating broccoli. Lagay na po natin ang ating lutong pisik. Ayan. Mix well po natin. Ayan. Pansahin nyo lang po yung paglagay niya, baka naman sumobrang sticky. Maging parang paste na siya. Katamtaman lang po. Ayan. Yung designated na lapot niya, gusto ng lapot. Okay? Ayan. Ayan na, napaka-perfect ng kulay. Ayan. I-plating ko na lang po ito. Papakita ko sa inyo mamaya. So, ito na po ang ating stir-fried pusit with broccoli. Yan po. Yan. So, lapot. Ang ordinary pusit, pwede natin gawing special ng luto, okay? At pang restaurant, okay? Yan po. Wow, ang lapot ng sauce. Pero po, bago natin tapusin itong video na to, please like, comment, and share. Paki-subscribe na rin po yung channel ko para mas updated kayo lagi sa aking mga videos. Salamat po! So, ito na po ang ating stir-fry. Sarap kumain pagsama-sama ang family. Yan.